Eto na, Mare. Ngayon, kailangan bawasan na paglabas-labas natin, syempre, ng mga ating tahanan. Importante, lagi may pagkain sa ref. Ay, sobrang agree ako dyan. Alam yan ating mga katambahay. At syempre, para iwas sayang, importante na laging malinis at maayos ang ref. Yan ay tuturo sa atin ngayon ni Love, kasama isang eksperto sa pag-o-organize. Love? Go, Love! Lovelia! Yes! Hi, Susie and Lynn! Ako, ito naman talaga. Ngayong stay at home tayo, mga paglilinis, pag-aayos ng iba't ibang parte ng bahay, ang ating pinanggigigilan, di ba? At ating mga katambahay naman, lalo na po yung ating mga refrigerator. O, di ba? Isa yan sa talagang laging magulo at makalat. Isa ka ba sa nahihirapang mag-organize or hindi maalam paano i-organize? At syempre pa, minsan nga nasisiraan, gaya ng nabanggit ng Nina Susie and Lynn kanina. Pero ito na, tuturuan namin kayo ng tamang organization at tamang pagliligpit o pag-store ng inyong mga pagkain. At eto na, para bigyan tayo ng maraming tip, makakasama po natin today ang isang content or vlogger, online content creator na si Juan Cruz, o mas kilala bilang si Modern Nanay. Good morning, Miss Cord! Good morning mga kapuso! Eto na, Miss Cord! Naku, bakit ba ganun na lang talaga ka-importante na malinis at organisado ang ating refrigerator natin? Siyempre, unang-una, importante na malinis ito, naka-organize para hindi bumabaho yung loob ng ating ref, hindi din nadadamay yung ibang food. Yun ang kagandahan. So, paano po yung nakikita natin ngayon dito sa inyong harapan? Ano yung tamang organization? Unahin natin yung, di ba sabi nyo nga may kanya-kanyang place ang mga pagkain. Yes. Okay, start siguro tayo sa gulay, ma'am. Yes. Mga gulay, saan dapat yan? At paano ang pag-organisa ng mga ito? So sa gulay, dapat nasa lower part lang ito kasi hindi dapat masyadong nakalagay sa malamig na parte yung ating gulay. Oo. Kasi pag nalamigan masyado ito, pwede itong matuyo, madaling madry, mabulok. Ano ang tamang tamang pagbabalot ba dyan? Tamang paglalagay ng kung anuman? Saan po ba siya dapat nilalagay? Sa ating green leafy veggies, after natin mahugasan, so for example, ito nahugasan na to, tatanggalin natin yung mga tangkay sa dulo. Okay, boss. Isa yan sa reason kung bakit mabilis mabulok ang gulay. Then, kailangan na patuyin natin mabuti, lalagay natin sa paper towel. Meron pa isang container na merong paper towel sasapinan. Tapos, lalagay natin itong vegetables. Then, paper towel ulit sa ibabaw. Parang pagpapatong-patongin mo, pero may paper towel. Yes, para makikita yung voice dun sa ating vegetables para hindi siya mag-dry. Mga leafy yan. Yes po. How about yung mga kamatis, mga bell pepper, ganyan? Anong tamang organization? Yes, actually yung kamatis, kung hindi naman siya gaanong hinog, pwede din siya sa room temp. Pero kung ilalagay natin ito sa ref, pwede siya ilagay sa isang paper bag, like this one. Okay. Or pwede namang ilagay din sa dyaryo lang. So tatagal po ito ng 10 to 15 days doon sa lower part ng ating refrigerator. Okay, karne naman, yung ating mga karne at mga isda. Paano naman po ang tamang storage niya na paglalagay? So sa karne, kapag ganito, for example, naka-divide na siya sa serving part or like 250 grams, nakalagay ito sa reusable plastic para maiwasan po natin gumamit ng maraming plastic. Ayan, so kagaya, ma'am, ipakita niyo lang po para makita natin. Yes, tulad po. Ayan, nilagay na po siya dyan sa loob at sinil at syempre nilagyan din po ng date kung kailan niyo po siya nilagay. Po. Okay. Paano na, yung prutas po, paano naman itong mga fruits? So like this one, yung fruits, pwede din po natin ilagay ito sa paper bag or ibalot sa dyaryo. Like this one. Ayan. Tapos lalagyan lang po natin sa lower part ng ref. Ayun. So kailangan hindi rin sobrang lamig. Yes. Okay. Mm-hmm. Okay, ngayon, kung itatahin na natin ito dito sa ref, kailangan lang pakita natin sa ating mga kababayan. Ano po yung mga fruit? Saan po dapat yan? So, dito, usually dito sa lower part. Kapag okay. Hindi kasha, pwede din po dito. Okay, basta sa babang bahagi, gulay at mga prutas. Yes. Okay, silalagay lang ni ma'am. Ayan. At syempre, yung ating mga karne sa ref, paano naman po ang tamang organization niya? So, dito sa karne, finger. Tulad niya, may nakalagay tayo. Ilalagay sa finger. Ito, isda yan. Yes, isda. Kung meron po tayong malaliit na mga karne na ilalagay sa freezer, para naka-organize ito, pwede natin lagay sa isang container box or plastic, sama-sama sila doon, para hindi makalat yung ating freezer. Oo. Tsaka, ito napansin ko rin, kapag
iwasan po natin din na magkaroon ng leak. Yes. Lalo sa mga karne at sa mga isda kasi doon nagkakaroon ng totoo. Mapangit na amoy, ano? Kaya nagkakaroon ng problema. Okay, yung mga dito ma'am, yung gatas, cheese, at kung ano-ano pa, mga pangsarsa, ito, ano po yung tamang organization so, dapat sa ref? So, sa akin, ang ginagawa ko, kapag sa bandang itaas ng ref, dapat, yung kasi yung pinakamalamig na part, so dapat doon nakalagay ating milk, eggs, yogurts, or iba pang dairy products. Yan. So parang ganito. Ito yung tamang yes. organization. Mm-hmm. Ayan! Naku, maraming salamat, Miss Corn, mga kapuso! O, alam niyo na ang dapat niyong gawin. Umpisahan niyo na ngayon. Mahaba-haba pa ang araw. Siguradong ma-organize niyo ng husto ang inyong mga pagkain at kung ano-ano pa sa inyong refrigerator. Tuloy-tuloy pa rin po ang inyong pagtutok. Dito lamang po yan sa inyong pabasang morning show kung saan laging una ka. Miss Corn, saan nga ba kundi sa Unang Hirit! Naku, lahat tayo makikinabang sa advice na yan. Totoo. Thank you sa mga tips kasi ang daming nasasayang talaga yes. kapag hindi maayos yung storage natin sa lahat ref. Lahat tayo na-experience na yan. Naku, thank you love, thank you. At